So for today's video vlog nga mga sir, ay magdi-disc brake nga po tayo dito sa harap natin, dito sa Honda TMX 125 Alpha natin. So bumili nga po pala tayo sa Shopee ng disc plate na pang XRM or pang Wave. So ganito po yung itsura niya, bali size 220mm lang po yan. At bali 350 pesos po yung pagkabili natin dito. At saka bumili na rin po pala tayo ng caliper bracket na pang TMX 125 Alpha. At 750 pesos naman po yung pagkabili natin dito. Siyempre, bumili rin tayo ng speedometer gear na SLB. So, made in Japan po itong mga sir. At mas synchronized po yung takbo nito sa speedometer natin kasi bakal po yung gear nyan mga sir. At bumili na rin po pala tayo ng Mishiba na bearing dito. So, made in Japan din po yung binili natin. Kahit medyo mahal ng konti yung mga bearing natin, ay talagang made in Japan po siya. Talagang quality po yung habol natin dito mga sir. So, screenshot nyo na lang po yung mga code dyan. Tapos, ito naman po yung malaking bearing. Bali, MS K yung brand niya po rito. So, screenshot nyo na lang po yung mga code dyan mga sir dahil importante po yung mga yan. At syempre, bumili na rin po tayo ng hub dito na pang XRM. So, bali 550 pesos yata yung pagkakabili natin dito. So, puro sa Shopee lang po natin binili lahat yan. Bali, MSK din yung brand ng hub natin dito sa harap. At ito naman po yung mga iba pang binili natin mga sir. So, bumili tayo ng 4 na pirasong Allen bolts. So, Allen bolts lang po yung bilhin ninyo mga sir. Mas matibay po ito at madaling tanggalin at hindi po siya nangangalawang. At dahil stainless na rin po yan mga sir. So, bumili na rin pala tayo ng caliper dito at saka yung hose and then yung brake master dito. Bali, set na rin po yan. Mura lang po sa Shopee itong mga sir ha. At hindi po overpriced yung pagkakabili natin dito. So, gumastos lang siguro tayo ng mga nasa 3,000 plus kasama na yung labor dito mga sir. At dito nga po pala tayo sa RS Camagay. Tapat po ito ng ADESA. So, ito po yung gagawa si Sir Dulpo. At ito nga po yung Honda TMX 125 Alpha natin mga sir. Meron pa po tayong mga binili dyan at dito na lang natin bibilin sa RS Camagay. At syempre, kung bago pala kayo sa aking munting channel, ay huwag nyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell. Para sa tuwing nag-upload po tayo, ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. At dito nga mga sir, kakalagin muna natin yung drum brake natin dito sa harap, pati na rin yung tapaludo at yung mga bolts dito sa may shock natin. Papaluwagin po natin yan dahil pagpapalit po natin yung shock natin. Kailangan po natin pagpalitan yan dahil para malagay po natin yung caliper bracket natin dahil may stopper po yon. So kalagin muna natin yung mga bolts dito mga sir. Dito nga mga sir, kalagin din natin yung malaking bolts dito sa may butterfly natin para lumuwag po yan mga sir at para mapagpalit na natin yung shock natin dito sa harapan. Pag nakalag na nga natin yung shock natin dito kasama yung inner tube, ay pagpapalit na po natin yung dalawang shock dito. So, wag po kayong malilito mga sir, madali lang pong pagpalitin yung shock natin. Kailangan nga po yung nasa kaliwa ay yung walang stopper at yung nasa kanan nga po ay yung may stopper. Mamaya po mga sir, ipapakita ko po sa inyo yung itsura ng may stopper dito.
So ganito po yung itsura ng stopper niya mga sir. So ilalagay po natin yan sa kanan. At dyan nga po kakapit yung caliper bracket natin. Pero tatabasan po natin yan mga sir dahil tatama pa rin po yan dito sa may disc plate natin. So ilagay lang po natin ulit siya dito sa may telescopic natin at lalagyan na ulit natin siya ng bolts dito at papahigpitan na rin po natin yan mga sir. Siyempre, bago natin higpitan yung mga bolts dito mga sir, ay ilalagay lang po natin yung ehe dito sa may front shock natin. So, kailangan nga po may play po yung ehe natin. At kailangan nga po pantay po yan. So, ipasok nyo lang po yan at kailangan nga po naiikot po yung ehe natin dito. At pagkatapos nga po yan mga sir, ay higpitan na po natin yung mga kinalag nating bolts dito sa may telescopic natin. Pagkatapos nga niyan mga sir ay tatanggalin na rin natin yung brake cable natin dito. So tanggalin nyo lang po yan ng dahan-dahan at mapapakinabangan pa po natin ito. So itabi nyo lang po yung mga pinagkalagyan natin. At syempre tatanggalin na rin po natin yung preno natin dito. So kailangan nga muna natin kalagin yan pati yung sa may switch natin at yung handle grip natin dito sa may throttle. So kalagin muna natin lahat yan mga sir. At dito nga mga sir, yung sa may bolts dito sa may handlebar natin ay tinanggal din natin yung mga bolts dito. So nasasakal kasi yung kable ng wire dito. So kailangan nga po nating paluwagin yan para matanggal po natin yung mga sir. At para hindi po masira yung kable natin dito. So ganyan na po yung magiging itsura niya mga sir. At pagkatapos nga po nyan ay ibabalik na nga po natin yung mga kinalag nating bolts dito sa may handlebar natin dito sa may butterfly natin. So ihigpitan nyo muna po yung mga bolts dyan mga sir. At pagkatapos nga nyan mga sir, ilalagay na rin po natin yung brake master natin dito. So panoorin nyo muna kung paano yung gagawin natin dito mga sir. Ganito na nga po yung magiging itsura kapag ka na-install na natin yung brake master natin. So dito nga po mga sir, i-install na rin natin yung mga bearing dito sa may front hub natin. So bale, bearing nga po ng MSK yan at yung Mishiba. So bale, made in Japan po yan mga sir. Huwag po kayong magtitipid ng bearing dito mga sir dahil napaka-importante po yan. So ganito po yung magiging itsura niya mga sir pagka nakakabit na. At hindi po ako kumuha nung kulay chrome na front hub. Gusto ko yung parang stock lang yung kulay. So kapag ka nakakabit yung disc plate ay ganito po yung itsura niya mga sir. Napakaganda. At bumili na rin po pala tayo ng bushing ng XRM. So kailangan nyo nga po maglagay ng bushing ng XRM dyan. So ipasok nyo lang po yan at kailangan nga po nakasentro po yung bushing dito. At ipapasok na nga rin po natin yung bearing dito. At kakalagay na rin pala yung gulong natin dito mga sir. So papaputol ko na rin pala yung rayos dyan. At dito nga mga sir, bumili
bumili na rin po pala tayo ng Rayos dito kay RS Camagay. So ganito po pala yung size ng Rayos. So shoutout sa klase natin na si Shanmar De Los Santos. So screenshot nyo na lang po yung size ng Rayos na binili natin. So Takasago po yung brand nyan, mga sir. So dito mga sir, i-install na po natin yung bearing dito. So panoorin nyo muna po yung gagawin natin. Pagkatapos na nga po natin ma-install yung mga bearing, mga sir, ay ganito na po yung magiging itsura niya. So kailangan nga po ay fit na fit po yan at talagang maganda po yung pagkakakabit natin para wala po tayong maging problema. At dito nga mga sir, pinaputol ko na po pala yung Rayos natin para hindi na po kumain ng maraming oras yung pagkakakalag at kabit natin dito sa mga Rayos. So ininibil na rin po yan ni Sir Dulpo. Baka magtanong po ulit kayo dito sa comment section kung anong size nung rim natin dito sa harap at likod. Yung size nga po ng rim natin dito sa harap ay 1.2. Tapos yung pang likod naman po natin ay pang 1.4 po yung size nyan, mga sir. Pagkatapos nga po niyan mga sir, ay install na rin po pala natin yung caliper bracket natin dito kasama yung ehe. So ito po yung stopper niya mga sir. So bali malaki pa po yung tatabasin natin dito sa may stopper ng shock natin. So kailangan nga rin po pala natin gumamit ng grinder dito. So bali kinalagkabit muna natin yung rim set natin dito para matansya po natin kung gano'n nga po kalaki yung tatabasan natin para hindi po siya sumaya dito sa may disc plate natin. Dito nga mga sir, mahirap po maganap ng genuine na speedometer gear dito. So bali kumuha na lang din tayo ng pang TTGR. So wala po kasing pang stopper din yung samay na bili natin. So kukunin lang po natin yung mga yan. At dito nga mga sir, tatabasin din po pala natin yung speedometer natin na SLB dito. We'll be right back.
Pagkatapos na nga natin matabas lahat yan mga sir, ay install na po natin ulit yung rim set natin dito. So kailangan nga po, maganda nga po yung ikot ng disc plate natin dito. Hindi nga po dapat siya sumasaya dito sa may stopper natin. At pagkatapos na nga po naming matest yung disc plate natin dito ay sumasayad pa rin. So kailangan pa po nating magtabas dito sa may speedometer gear niya dito mga sir. So malaki pa po yung kailangan nating tabasin dito. Kapag nakuha nyo na nga po yung saktong tabas dito mga sir, ay install na po natin ulit yung rim set natin dito. So ilagay nyo lang din po ulit yung ehe. So kailangan nga po dalawa po kayong gumagawa dito mga sir. Kailangan nga po may alalay po kayo para hindi po kayo mahirapan na gawin itong rim set natin na may disc brake. At dito pala sa left shock natin mga sir ay nagtabas po tayo ng konti dito. Kailangan po natin magtabas dyan mga sir dahil tumatama pa rin yung sa may speedometer gear natin. So kung tatabasin nga po natin yung speedometer gear natin ay pangit na po yung kakalabasan. Baka hindi na po mag-synchronize yung takbo ng motor natin dito sa may speedometer gauge natin. At ito po pala yung gagamitin nating bushing. So ito po yung galing sa stock natin dito sa may front hub natin. So bali, puputulin din po natin yan. Magtatabas din po tayo dito. At ganito nga po pala kalaki yung bushing natin dito sa may shock natin. So ilalagay na nga po ulit natin yung rim set natin dito mga sir. At malapit na nga po pala nating ma-perfect yung ikot nitong rim set natin. Ganito na nga rin po pala yung play ng rim natin mga sir. So napakaganda na nga rin po niyan at talagang compact na rin yung disc plate natin dito at hindi na nga rin po pala siya tumatama dito sa may stopper natin. So bali magninibil lang po ulit tayo ng konti dito para pumantay po siya dito at asumentro po yung rim natin mga sir. So ganito na po yung magiging itsura niya mga sir. Oh. So zinom na natin at talagang hindi na po siya sumasaya dito sa may disc plate natin. So dito nga mga sir, bumili ulit tayo ng dalawang caliper bolts dito. So bali Allen bolts na rin po yan mga sir. So bilhin nyo po yung Allen bolts na stainless para pang matagalan nyo na rin pong gagamitin yan mga sir. At kailangan nga po mahigpit na mahigpit po yung pagkakalagay natin dito sa mga bolts natin. At i-unboxing na rin po pala natin yung speedometer gear natin dito na TTGR. So ito lang po yung kailangan natin mga sir, itong tanso na to. So yung nabili po natin kasi ay walang kasamang ganito at yung sa may rubber nya. So kailangan nga po meron pong ganito mga sir para gumana po yung speedometer natin. So yung sa TTGR, plastic lang po siya. So plus 20 po yung speed nito. At yung sa SLB mga sir ay metal po siya. Talagang matibay po yung brand na to. So prepare ko po
po'y nabili nyo yung SLB. At kailangan nyo rin po palang bumili ng dust seal dito na Genuine. So ganito po yung itsura niya mga sir. So screenshot nyo na lang po yan. So kailangan nyo pong bilhin yan mga sir. Tapos maglagay na lang din po tayo ng high temp na grasa dito sa may hub natin. At ganito nga po pala yung dapat na pagkaka-install natin dito sa may dust seal natin. So nakailalim po yung meron pong awang dyan. So install na rin po natin yan sa may hub natin mga sir. So dito nga mga sir, pinakinis pa pala natin yung speedometer gear natin. So hindi ko na po napakita sa inyo. At para hindi po halata yung tabas natin dito. At bumili na rin po pala tayo ng Boss Nina Flat Black. At i-re-repaint na rin po natin ito para mas maganda po siya tignan. At bumili na rin po pala tayo ng Takasago na speedometer cable para maganda po yung takbo ng motor natin, para synchronize po siya dito sa may speedometer gear natin. So hindi po kasi papasok yung stock natin na speedometer cable. So kakabit na nga rin po pala natin itong binili natin. So made in Japan po itong Takasago. At pagkatapos nga pong matuyo nung pininturan nating speedometer gear, ay inilalagay na nga po natin siya dito sa may motor natin mga sir. So daan-daan lang po kayo para maganda po yung pagkaka-install natin dito. So ilagay na rin po pala natin yung ehe natin dito mga sir. So malapit na nga po palang matapos yung disc brake conversion natin dito sa TMX 125 Alpha natin. At plug and play na rin po pala yung speedometer cable dito mga sir. Diesel pack na lang din po yan mga sir. At ilalagay na rin po pala natin siya dito sa speedometer gear natin. Dito sa may ehe natin mga sir. So double check nyo lang po yung mga bolts dyan dito na nakalagay sa motor natin. So ito nga po pala yung takbo niya sa may speedometer. At mamaya nga po meron po tayong ginawang test drive dito sa dulo ng video natin para makita po ninyo yung sinasabi kong synchronized na takbo dito sa speedometer gauge natin. At nung nakabit na nga rin po pala yung tapaludo natin sa harap, ganito na po yung magiging itsura niya. So bale, pang XRM na po yung magiging harap nito mga sir. At palang araw, marami pa po tayong papalitan at i-convert dito mga sir. So syempre, bago tayo uwi mga sir, ay itetest drive muna ng mga mekaniko natin yan kung safe nga pong ilayo ito at i-drive itong motor natin. So mas maganda po yung ganito mga sir, para hindi na rin po kawawa yung mga customer natin. Siyempre, tapos na nga rin po pala yung disc brake conversion natin dito sa Honda TMX 125 Alpha natin. So, ipapakita ko po sa inyo yung takbo niya dito sa may speedometer gauge natin. Talagang synchronized po siya dito mga sir. At napakaganda po ng play niya rito. At medyo mahigpit pa po yung preno niya sa harap dahil hindi pa po napupudpud. Pero pagka kumapit na rin po yung pad niya dito sa may disc plate natin, ay maganda na rin po yung play nito. At ito na po yung test drive natin sa Honda TMX 125 Alpha natin mga sir. At dito na nga po pala magtatapos yung video vlog tutorial natin kung paano nga po pala mag-convert ng disc brake dito sa harap motor nating Honda TMX 125 Alpha. At huwag nyo nga po pala sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell, para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching. I know.